Good afternoon mga kaipon, here I am again and welcome back to my channel. At sa video nito, pag-uusapan natin ang tungkol sa equipment na kailangan natin sa palaisdaan tulad ng aerators tsaka water pumps. Ako ay magbibigay lamang ng konting paalala bago kayo bibili ng mga equipment sa Alibaba or magpapaship kayo ng mga items na magagaling sa ibang bansa tulad ng China. Para hindi kayo magaya sa nangyari sa akin kasi I made a mistake. Dahil nung bumili ako, bulk orders yon. Bumili ako ng tatlong aerators, specifically paddle wheels, tsaka yung, anong tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta pakita ko sa inyo later. Then, dalawang fountain, aerator din yon. Then, dalawang water pumps. Ngayon, yung apat, hindi gumana. Nung sinaksak namin, yung tatlo hindi gumana. Nung sinaksak namin, isang beses lang namin nagamit. Then, the following day, nung ginamit uli namin, hindi na siya umandar. Then, yung isa naman na stock, hindi namin ginamit. Masama pala yun kapag ang water pump ay nai-stock na hindi natin ginagamit. Dapat pala palagi, regularly na pinapaandar natin yung makina para hindi siya nai-stock. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga equipment na nabili ko na hindi na gumagana. Akala ko nasira, yung pala ay hindi. Kahapon lang pina-repair ko siya sa pinsan ko. Shout out sa pinsan ko, maraming salamat. Kung gusto nyo magpa-repair ng kahit ano kasi multitasker siya eh. Pwede siyang maging electrician, pwede siyang maging mekaniko, pwede siyang maging technician. Lalagay ko na lang sa description below yung YouTube channel niya para kapag may inquiry kayo or may gusto kayong ipagawa, kontakin nyo lang siya. Marunong din siyang gumawa ng mga aerators tsaka water pumps. Ito yung tatlong item na hindi na gumagana. Yung isang aerator nandun sa labas, pakita ko sa inyo mamaya. Itong water pump na to, almost 2 years na hindi na namin nagagamit. So, na-stock lang siya. Kung titignan natin yung specs niya, ayan, nakalagay dyan 220 to 240 volts, 50/60 hertz, 1000 watt, ano ba yan? 33,000 liter per hour. Dito sa isa, ano ba yun? Nakalagay dito, ayan, 0.75 kilowatt, so 750 watt siya, 220 volt, 50 hertz. Hindi ko lang kasi mabasa yung Chinese character. 60/60 hertz. Then dito naman, 50 hertz lang. So ang problema pala nito, tayo dito sa atin sa Philippines, 60 hertz tayo. So itong mga nabili kong equipment na hindi gumana, 50 hertz pala to. Kaya hindi niya kinaya yung supply. Ito, gumagana siya dati, na-stock nga lang kaya nasira. Pero nung pinagawa ko, okay na na-repair naman ng pinsan ko. Bumubuo daw ng makina nito yung stator tsaka rotor. Ngayon nung na-stock siya, since nakababad nga siya sa tubig alat, nagkaroon ng issue sa pagitan ni stator tsaka ni rotor. Nagkaroon ng rust, kumbaga kalawang, kaya ayaw na niyang umikot nung ginamit namin. So ang ginawa ng pinsan ko, nilinis niya yon, tinanggal niya yung kalawang, then nung tinesting namin, ayun, umandar na siya. So ang kaya nitong ikarga sa palaisdaan mo ay 33,000 liter per hour. At napaka-convenient gamitin nito, lalagyan mo lang naman ng hose dito eh. Ganito lang yung hose na ikakabit natin dun sa nguso nung water pump. Yan, low na lang siya. Ayun, ayun na yung mga pump na ano. Itong mga pump na to, gumagana to kasi 50/60 hertz both. Kaya gumagana sila. Going back, ito, gumagana to, itesting natin. Kaya lang, hindi siya magtatagal kasi nga iinit. Ang magiging effect daw nun, since 60 hertz nga tayo, pag uminit siya, pusa siyang mamamatay. Buti nga daw namamatay ng pusa eh. Ayan. Ayan, nakasaksak na siya. Then, i-on natin. Ayun. Alright. Same thing din dito. Gumagana din to. Ito na na-repair na kahapon. Kaya, gumagana na rin siya. Ito yung isang aerator na hinasabi ko sa inyo. Ang nagamit namin to isang beses. The following time na gagamitin namin ulit, hindi na siya gumagana. Kasi nga, nakita ng pinsan ko na 50 hertz lang din pala siya. So sayang. So tinanong ko siya kung anong dapat gawin. Ang sabi niya,
kung mag-i-inverter daw o kaya yung transformer, parang wala pa siya ganong idea doon. Kaya nagbiro siya na ibenta ko na lang daw pabalik sa China. Kaya ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo yung proof na nagawa na siya. Papaandarin natin. Dito natin ilagay. Ilagay natin dito sa... Yan. Lubog natin dyan. Napaka-convenient nito gamitin eh. Ito lang yung ginagamit namin. Kaya lang walang maghahawak. Ang hirap talaga nung pag walang jowa, walang assistant eh. Joke lang. Ako, kailangan kong hawakan agad. Pagpindot ko dito, kailangan kong tumakbo doon. Ilagay mo na lang ito sa loob ng palaisdaan mo, pwede mo nang gawing aerator eh. Kasi kailangan lang talaga maalog ng tubig para makapag-produce ng oxygen. Ang problema na ito, paano ko ita-turn off yung kuryente? Love, pakipatay mo nga yung ano, yung switch. Char! Joke lang. Tingnan na lang muna. Patayin na natin. Ito namang isa na to, fountain. Kinonvert na lang namin pang water pump. Yung isa nito gumagana kasi meron siyang 50/60 Hz. So gumana, ito 50 Hz lang. Subukan natin yung sinasabi ko. Bubuksan natin. Ayan. Malakas din yan eh. So yun mga kaibigan, kapag plano nyo mag-order ng equipment sa Alibaba na magagaling sa ibang bansa, specifically sa China, i-check nyo yung specs, just make sure na 50 or 60 Hz siya. Kasi kung 50 lang, hindi talaga obra dito sa atin. Yun lang naman yung pinaka naging issue dun eh. Then dun naman sa water pump na kulay itim, na-stack nga lang, hindi namin nagamit sa matagal na panahon. Kaya nung the moment na ginamit na namin ulit, hindi na siya gumana kasi nga, kinalawang na yung loob. Ganun yung design niya, kailangan pala talaga, kailangan palaging papaandarin para umikot yung makina at hindi mamuo yung rust. At kung meron kayong gustong ipagawa, subscribe nyo lang yung channel nung pinsan ko, marunong siyang gumawa ng aerators, water pumps, appliances, or whatever, kung ano pa man yan, just try. Try nyo pong kumonsulta sa kanya. And at the end of the video, mayroon akong nakita sa TikTok instruction kung paano magpapaship ng orders sa Alibaba na nanggaling sa China. Okay? Either aerator o kaya water pumps, yun, just make sure na 60 Hz siya. 50/60 Hz. Kung nakita nyo yung kulay itim na water pump yung trinay natin, 100 watts lang yun, matipid sa kuryente. 33,000 liters per hour ang kaya niyang ilagay na tubig sa palaisdaan. Not bad, kasi sa paghihipo naman, di naman natin kailangan ng malakas na bomba eh, na malakas na water pump eh. Saktong-sakto yung lakas nun. Kung everyday tayo magdadagdag ng tubig sa palaisdaan, at least 1 to 2 centimeters or 1 to 3 centimeters a day kapag malalaki na yung hipon, like almost 2 months na sila. Yan, kailangan na talaga nating everyday, dadagdag-dagdagan natin ng tubig yung palaisdaan. Good luck sa inyo kapag mag-order kayo. Totoo naman na napakamura ng mga equipment sa China. Doon lang magkakatalo sa presyo ng shipping fee. Pero hindi pa rin talo kung ikukumpara yung presyo dito sa Pilipinas. Then, meron akong kausap kasi sa China na gumagawa talaga sila ng mga equipments, aerators, water pumps. Then, nakikipag-negotiate ako na kapag ang subscriber ko ay mag-order sa kanya, bibigyan niya ng warranty na kapag defected, willing siya na i-replace yung item. Pag nalaman nila yung company na yon sa Farm Life Aquaculture Channel,
magbibigay sila ng discount. Basta sabihin lang ng subscriber na ano na na sa channel ko kayo nang galing para makapagbigay siya ng discount at ma-accommodate kayo ng maayos. Ito na nga po pala yung palaisda na ano, you know, maraming lumot. Nilagyan ko ng 150,000 na banamito. Eh syempre summer na ngayon, mainit ang panahon. Talagang may high tide ayan. High tide. Sinasamantala namin na magpapasok ng tubig every day. Mainit kasi yung panahon eh. Mabilis maubos yung oxygen sa tubig. Tapos syempre di ba kapag mataas ang temperature, kapag maraming hydrogen sulfide o kaya yung ammonia, nagiging toxic na yung ammonia kapag mainit yung temperature. Guys, hindi ko na kaya. Kailangan ko na maligo sa ilog. Meron kasing pumasok na alikabok sa ilong ko. Sobrang ano, allergic. So maligo muna tayo. Kasi pag naliligo ako dito tuwing hapon, di ba mainit? Kapag naliligo ako, gumagaang yung pakiramdam ko. Gumaganda yung pakiramdam ko. Yung parang yung mga toxins nawawala. Ganun yung feeling. Nare-refresh ako pag aang ko ng ilong. Ang sarap. Grabe. Medyo maligam-gam yung tubig. Para siyang hot spring. Para siyang hot spring. So, yun guys. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Paalam! Importing from China to Philippines. Yes, tuturuan ko kayo na kapag download na ba kayo ng Alibaba. Guys, kung natuhin niyo yung video ko, ito yung dahilan kung bakit ako nakabayad ng 500k na utang sa banko. Nandito tayo ngayon kung saan ko pinipick up yung item. Nilalakad namin yan ng Sea Freight. Bibigyan ko kayo ng unique reference number. Ayan, yung nakikita niyo yung shipping mark para maklaim niyo yung item niyo sa akin. Sabihin niyo lang sa kausap niyo sa Alibaba na may agent kayo sa China. Then ako na bahala pati sa custom clearances. For more info, follow me on IG. Culture Channel, magbigay man lang sila ng discount. Channel, magbigay man lang sila ng discount.